Ayun guys, isang magandang gabi ulit at welcome back sa aming YouTube channel. So mayroon na naman tayong bagong project na gagawin. So ito ay repair shop ng mga relook. Yan, mamahaling relook guys. So ito na yung ng ating project ngayon. Ito, may ano na siya, nakalagay na na drywall pero open pa yung kabila niyan. Oo. So yung mga parts ng... Oh, sa kabila. Open pa yan, kabila. So, nakahanda lang yan para magkabang tayo ng ating mga outlet at mga switches at paring board. Ayan, at shoutout sa ating mga kasama. Ang matagal natin hindi na ito halos... Nagigit isang taon na, no? Oo. Oh. Isaktong-sakto sa sahod na tayo. Oh, sila yung swerte. Nasahod na naman. Ayan, maliit lang ito. Dito. May kwarto dito. Maliit na, no? Dito. Yan. Doon, mayroong kwarto. So, titignan natin dito sa plano. Ito yung ano to? Ayan. Pakilala mo, Edwin, kung kilala mo sila. Si mga pangalan. Nako, limot ko na yung mga pangalan eh. Oo. Hindi ako matandain sa pangalan eh. Ngayon. Okay, ang ating linya dito, 3-phase na line to line. 400 volts, yan o. Meron tayong ATS. 75 amperes siya. Na naka-NEMA. Tapos, so ito dahil 400 volts, meron tayong neutral na kasama para makakuha tayo ng 220 volts. So, ang branches niya ay 10. Bali, meron spare. So, lightings niya, dalawang circuito lang, 2 and 4. Tapos, yung convenience outlet niya ay 4 na breaker. Apat na circuito. Ito sa dalawa. Tatlo, apat. Tapos may dalawang ipsiyo. Tapos mayroong isang 8 horsepower na VRP AC stereo. So, ayan. Ang ating cooler dito guys ay ayan. Ang line 1 ay red. Ang line 2 ay yellow. Ang line 3 ay blue. At yung neutral natin ay sigurado. Siyempre, white. Ay, white dito. White ang neutral. Ang grounding ay grounding. Gray. May so, grounding wala. Meron. So, dito naman. So, lighting control switch natin ay 1.40 meter above floor pinos. So, naka-center siya. So, yung ating mga outlet dito ay 0.30 meter. Yung mga outlet na regular outlet na depende doon sa table kasi doon sa table may possible na hindi natin hindi maging 0.30 meter kasi nga pwedeng nasa taas siya ng table, so i-coordinate pa natin yun. So yung ating paneboard 1.40 meter above floor finish. Naka-center din siya. So, yung ating mga symbol, ito, lighting, light diffuser, panel light, tapos mayroon tayong panel light, ito, ito. Tapos, yan, convenience outlet, familiar naman tayo dyan. 18 watts, ito, circular spin light. Tapos sa 2x28 watts na proper light. Ito ay emergency light. So yan lang yung difference natin. Ang ating lightings dito ay 3.5 more ang gagamitin. Base dito sa sinabi niya sa general notes. Then, siyempre yung ating outlet ay regular yan, 3.5 millimeter square. So, punta tayo sa ating isang circuito ng outlet natin dito. Pagpasok ng entrance ay meron tayo dito sa gilid, sa side na yun. So, uunahin namin to, isang circuito na to, punta dyan. Tapos meron dito, dalawa. Okay, so yung natakpan dito
Pabuksan muna natin to kasi naabot to ng may takip na to. Tapos itong part na to. Ito. Sige. Yung basic na mga gamit na kailangan natin, ito, riveter, gunting, so blind rivets by 1/8 by 1/2 ang size. So ating connector, at utility box, at ating barena, yun ang yung basic tools na kailangan natin dito. Sa paglagay nito, gagamit lang tayo ng metal studs at doon natin ipapatong yung ating utility box. Iba-blind rivets natin. Okay, so okay tayo ng kaso. Binil lang ito. Manipis lang naman yung binil. Siguro yun. Nasa ano lang, 0.5 lang yung, o 0.4 lang siguro yun. Kasama na yung kanyang pandikit o adhesive. So susukat lang tayo ng ano, mga 30.5 mula doon. Studs ang tawag dyan. Pag yung ano, ito to, metal track naman yan. So, bingotin lang yung ano. Kasi may ano yan eh. Paliktik. Tapos, so, tayo sa loob. So, yung ating outlet ay nandito. Ito sa part na to. Kaya, i-lagay na kaagad natin yung ating utility box. Butasan mo natin dito ngayon. Tapos yun, tapat natin doon.
to guys, pataas na lang to. Guys, yun nandito. Nandito na yun. Pero doon tayo sa kabila kasi nga may drywall na doon. Okay, so yun lang yung basic na paglagay natin. Halos mas mabilis lang ito ilalay kaysa sa konkreto. So doon tayo sa kabila. Time check guys, 9:11 ng gabi. Pataasan ulit natin ito. So, ito naman guys, isa sa mga challenge natin. Ayan, sinukat na natin yung layo na ito. So, didiretso lang natin yan. Butasin lang natin dito sa gitna. Okay. So, para may lagay natin yan, tanggalin natin muna itong isa. Eh, ano pala? Nut, lock nut. Para may pasok natin. Ito. Okay, hawiin natin yan. Tapos, lock na. Siyempre, hawin lang natin yan. Okay, so sabay, ano natin, i-rebit natin ulit yan. So, pwede din na hindi nyo muna i-rebit yan bago nyo ilagay itong tubo para hindi hassle o kaya hindi magastos sa material. Okay, so yung ganung scenario lang nilak po to kanina kaya para ano malaman nyo na kung sakaling na rebit na dito ganun lang ang diskarte. Okay, lock na natin at yan, yan lang guys ang ating tutorial sa gabing ito. Yung pinamagatang the challenge. The challenge. Okay, so yan ang basic na pag-layout natin sa drywall guys. Guys, kailangan natin butasin ito yung ating minarkingan para yan dyan natin ilusot yung ating tubo. Report lang ngayon na natin yan ipugas para mas maganda lang lang. Meron ka dyan? Okay. Pwede naman natin lock na.
kasi hindi natin may lusot ng buo yan. Lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng ano, connecto. So, laka, saka natin ilock yan kapag nabutas na natin dun sa kabila. Butasin natin naman yan. So, EMT lang pala yung ating gamit dito, guys. EMT yung required dito sa building na to. Okay. So, ganyan lang. Tapos, pigitin lang natin konti yan. Yan. Saka natin ilock yan doon mamaya kapag nabutas ko na sa kabila. So, tinandaan ko na yan kanina, yung binutas ko. So, unti-untiin ko lang palakihan yun doon para hindi tayo magkamaling mag-butas dito. Kailangan sakto yung butas sa git, sa ano nito. Sa laki ng ating utility box. Okay, so, pataas. So, ihawiin ko lang yung acoustic. Kawin ko lang siya kasi natapat siya doon. Dito, sukatin muna natin. Konti lang yung ating palabas. Kasi meron ducting. Bukod sa ducting. Lagyan na natin ng coupling itong isa. So, lock lang natin sa baba. So yung pagsuot na ito, nalinisan na ko yan. Oo, nalinisan na yan. So dito tayo babuna. So, ganyan siya, guys. Yan, ganyan yung ating ginawa. Yan. So, yan. Lumabas na siya doon. Paglalagay tayo ng junction box dyan. Pero, okay. Sige. Okay naman. Kita na natin yung ano. Kita na natin ang ganda na. Maganda-ganda na. Si bago. Thank you. The next day. Kita pa rin? Meron pa rin? Pag nag. Depende sa video. Maraming mga tatanggalin. Depende kung maraming tatanggalin natin. Parang pala mag-review ang ganyan. Kung hindi mo pwede isama sa edit. Oh, tatanggalin mo siya. Pwede na lang palitan ang mukha. O, pwede rin. Pwede ka na rin gawing babae. Palitan ng mukha. Oh, pwede rin. Yan yung palitan ng mukha. Pwede yung nagsasalita ka, hindi ka nakikita. Hindi na yung maririnig. O, na. Hindi na. Nandung ko siya. Kape ba, kape? Ayos yan. So, ikutin natin. Ayan o. Tingin tayo sa taas. Coffee break. Coffee break o, guys. Ayos. Coffee break. Parang ano palang bro. Kahit malayo ito, kahit sa labas ako. Kahit ito ka lang? Sa labas ako. Ay, tinan mo dito ako.
Diba? Pagtaka sila. Kahit dito ako. Diyan, diyan niya panoorin. Kahit ikot-ikot mo siya ng gano'n, no? Oo. Smooth yung pagkakaano niya. Parang kahit yung pag ano, no? Yung parang broom na pala yun, no? Kahit yung gano'n mo, hindi nakakahilo. Oo. Ganda. Ah, ano? Waterfront pala yun, yung waterfront. Hmm, waterfront pa. Wala eh. Wala pushcart eh. Nibali, sige. Anoin lang namin. Ito sa amin? Ah, yun sa'yo. Ito yung mga flow, kaya ito. Tapos ito. Ito. Itong Omega. Yung Mega Man. Mega Man. Ito yung trigger lang. Tapos dito. Dito ang 5. Dito sa una, lima. Tapos dito dalawa. Malipito lahat. Dalawa kasi yung sipon niya. Mm-hmm. Tapos ito yung Pontless Smart Lock. Isa. Tapos ito yung 32 box. 32 box, box na bilang. Vinyl, no? Mm-hmm. Okay. Bigyan ko naman yung copy sa inyo naman. Sige. Martin, Sir Fernand. Michael. Michael from Home Depot. Yun. Extra. Extra pa nga. Yan, ang ginawa lang nila kanina, nag-layout ng CCTV. Tapos nag-deliver, may deliver kasi. Yan. May deliver, ilaw yan eh. Saka itong vinyl. Ito. Yan yung mga vinyl na ilalagay dito. 32 boxes, guys. Ayan guys, may bago tayong kaibigan. Since 2000, before pandemic yan, kaibigan na natin siya. Si Ariel, no? Shout out mga tropa natin. Shout out lahat dyan, mga tropa natin. Lalo na sa company mo? Sa ano namin, YouTube? YouTube. Subscribe na lang, Pinoy Electrical Warriors. Thank you sa suporta nyo. Maraming salamat.